Ano mag schedule 3 by 6 ang ahit. Magandang araw mga katropa at mga kapartiro. Come back to my channel, Anzels TV. Gusto kong malaman mo na ang semi-white at ang white schedule magkaiba. Sa aking nalalaman to ha. Dahil ang semi-white, pero lang hindi inaahitan. Pero ang white schedule, inaahitan natin yan. At gusto kong malaman mo na ang lahat ng video ko na ang title, paano magpaputi sa gilid ng ulo mula episode 1 hanggang episode 6. Zero yung lahat, gilid at iba't ibang paraan sa pag-zero. At saka iba't iba ang sukat. Hindi ko sabihin, sukat ng aking daliri mula sa ilalim hanggang pataas. Pero ikaw nang bahala, at least nalaman mo kung paano i-posisyo. Ikaw nang bahala kung anong pinag-usapan niya sa customer, ano kataas. At ang bitsong ito, tanungin mo na lang ang customer kung aahitan ba o hindi. Wala ng semi-white or white schedule para magkaintindihan kayo agad. Halos magkapareho lang yan, paputihan ang gilid. Kaya hindi alam ng isang customer, ano ang semi-white or white schedule. Kaya ito na lang, para madali kayong magkaintindihan, ahitan ba o hindi, gaano kataas mula sila sa ilalim sa sukat ng ating daliri. Kaya, simula na natin, let's go! Paano mag white sidewall? 3x6 ang 0. 0.5 lang ang gamit katropa na ginamit ko. At yung isang kamay ko, niligpitan ko yung buhok. Ito 0.5 lang to ha. Guidelines lang ito. Para yun ang pattern mo sa pag-ahit. Ito 0 na to. I-close mo ang lever guide. Doon lang mismo sa dinadaanan mo ng 0.5. At saka yung guide, nandiyan lang sa kamay. Kung mapansin mo, nagsimula ako sa kaliwa, then kanan, pabalik. Kung hindi pabor sa'yo maghawak ng barbell bus, pwede kamayin mo na lang yung daliri mo, yung pang kahit. Okay, atras mo ng kunti, sibabaw ng kunti ng kinagadline nans mo ng zero para pagpatay sa mga itim-itim, mga ganto, para flawless siya, maganda siya tingnan, dahan-dahan siyang bumaga. Wala naman siyang sinasabi gano'ng kahabog ang pag-ahit natin, pero dahil nakahiligan na sa mga taong yung mga ganito, maliban nung sabihin na niya yung mababa lang ang ahitan mo, dahil ahitan natin ito. Ito hindi to full adjust ha, ina-atras lang ng kunti. Isprihan mo ng tubig, huwag masyadong damihan, at saka huwag mo isprihan ang loob ng tenga. Kasi kapag maraming tubig, tumutulo yan. Pulasin mo lang ba para mabasa yung buhok. At saka bagong blade katropa. Bagong blade na hindi po mo panagamit para makita sa customer na ginagamitan mo siya talaga ng mga bagong blade kapag mga ganito lang sitwasyon. Mag-aahit ka. Pero kapag ang pinalitan mong blade bago pa mo pang ginamit yon, pwede po siyang gamitin muli. Kaya maglagay ka ng dalawang sisidlan. Yung magagamit pa o hindi na magagamit, isabit mo lang sa gilid yung mga lalagyan mo ng blade. Ang paggamit mo ng blade katropa sa mga ganitong sitwasyon, kapag medyo bundok ang ulo, ihiga mo ng kunti. Ikaw lang magtsansa paano mo patalabin ang blade. At saka sa mga pag-umpisa pa sa mga ganito, huwag mong masyadong ibulosok. Kumbaga, iharag mo ng kunti ba, ihiga mo ng kunti. At saka binatin mo yung isang hinalaki mo, yon ang ibinat mo. At saka pag-aralan mong kaliwa at kanan ang gagamitin mo para madali. Kumbaga, hindi ka na mag ano pa sa katawan mo. Dahil minsan yung iba, isang kamay lang ginagamit palagi sa paggagamit ng blade. Yung sa akin, pinag-aralan ko na talaga sa nagsimula pa lang ako. Sinasabay ko ng pag-aralan ang gamitin ang walang ang kaliwa at kanan na kamay. Ito, paano ko bininat ang tenga niya? Dahil
matigas pikuin ang tenga, may mga tengang matigas pikuin. Yung mga bukol-bukol, ikaw na lang ang magpa ano, paangay pa sa Bisaya. Kumbaga, hindi masugatan yung bukol ng ulo. Basta idikit mo lang ang blade, kumbaga ang labaha, para makinis siya, para malinis siya, makuha mo ang lahat sa ilalim ng batok. So, binatin mo pa rin, kaliwang kamay ko, bininat ko pa rin. So, pero kung mahigpit naman yung balat niya, minsan may mga balat na malambot, may mahigpit. Hugot ba? Hindi na masyadong binatin. Kaliwa at kanan pa rin. Pag-aralan mo mga ganitong katropa dahil may encounter mo talaga lahat ng mga gupit sa pagpanggupit mo sa buhay mo. Kaya huwag kang matakot sumubok sa kahit anong klaseng gupit dahil ito na ang pinasukan mong trabaho, ito na ang profession mo, ito na ang hilig mo. Kaya pagkakataon mo na para matuto. Huwag mong kalimutang tingnan ang channel ko dahil marami ako mga video about barber tutorial. At saka kung gusto mong magpa-shoutout, mag-comments ka lang hashtag SadsTV pa-shoutout dahil sa shoutout kita sa sunod kong mga video. At saka kung gusto kang may gawa nating may video, i-comments mo pa rin sa ibaba dahil sikapin nating magawa natin ang video. Huwag mong kalimutang mag-subscribe at hit the notification bell para lagi ka ma-update sa aking mga bagong video. Ito, malapit nang matapos yung pag-ahit. Yung tenga, tingnan mo paano ko piniko. Makaliwa man o makanan, basta ka yung tenga, dipinsahan mo lang na hindi masugatan yung medyo sa top ng tenga. Dahil malambot yan ang parte. Kaya nga, binati natin yung tenga. Ito, yung may itim. Oh, nahagod ko. Ito na ang pagpatay kanto. Marami na akong mga video paano patay ng kanto. Ang title, paano pabilugin ang ulo o patay kanto. At saka paano magputol si taas gamit ang gunting. May video pa rin ako. Paano magunting si itaas ang title. Dahil medyo kalbo na yung buhok niya, kailangan hindi nasa plastada ba na hindi masyadong umitim yung gilid. Dahil minsan yung gilid, yun ang maraming buhok na kaikot sa kanyang ulo. Dahil kalbo na yung gitna. Hinahagod ko kahit manipis pa. At saka pwedeng ganyan, i-atras mo lang ng kunti ang lever guide. Tandaan mo lang kung paano ko pinaproseso ito. Dahil halos magkapareho lang ito sa pagproseso ng ang video paano magpaputi sa gilid ng ulo. Ang diferensya lang dito dahil inaahita natin. Kaya yung pagpaputi sa gilid ng ulo na video, pagkatapos mo i-zero, guidelines na zero, katulad ng ginawa ko kanina, pwede na yun ahitan. Ito, ganitong posisyon, nandito ka sa likod, makikita mo talaga ang lagpas, ang uka, ang bundok ng buhok. Abangan mo lang ang marami ko pang mga video na i-upload. Dahil sisikapin kong makagawa ako ng ano-anong gupit. Minsan mag-motivate ako. Kaya tingnan mo ang mga video ko. Ang video kong sinusundan nito, ang title, paano masensus pagpanggupit. Basta tingnan mo lang maigi ito, paano pinaproseso. Dahil malamang gagawa pa ito, pa tayo dito ng episode to. At saka mga pag-trim. Oh, may mga position minsan na yung medyo nakabulosok yung suklay. Yung daliri ko, yung kanang daliri ko. At saka hinahagod ko na parang ma-slide siya. May slide ang buhok.
Oh, sudlay at Sir Roman River. Oh, pinatalikod ng supply. Paghawak ng supply ka tropa, pwede mo itong gayahin yung paghawak ko para madali mong masuklay pababa. Kapag gusto kang matuto, interesado kang matuto talaga katropa na masanay sa pagpagupit, araw-arawin mo lang gawin dito doon sa bahay niyo. Yung mga kamag-anak mo, mga kapatid mo, yung mga kapitbahay mo, pagpraktisan mo. Bawat makita mong gupit na ito na turo ko sa iyo, subukan mong gawin sa bahay niyo. Saka bumili ka talaga ng gamit katropa. Gamit panggupit. Ano ang kailangan gamit panggupit? At anong unang gawin bago magupit? Happy na matapos. Salamat sa panonood. Bye-bye.